Annyeong haseyo! Curious about the Philippines and Korea? Our podcast is for you. Annyeong Kwento Mo is a podcast where we will talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Hosted by Lloyd and Jas, be amazed and inspired with different stories yet to unfold. Listen to our podcast only here at Pinoy Soul Radio. Podcast where we will talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Do you have a story to share? Well then, here is Annyeong Kwento Mo Noona Chronicles. Annyeong, I'm Lloyd. Annyeong, I'm Jas. So today is another special day to our dear K-drama fans as we will talk about anything in between K-drama. Yes, that's very true, Lloyd. And this guest we have for today is pretty much like our dear listeners, but the difference is she have probably seen more, if not more, all of K-dramas na na-release. Yeah. Pero ako naman, Jas, I guess as someone na who haven't really watched ng a lot of K-dramas, na, you know, mga K-drama series, I guess we will find out later if, alam mo yun, makakakuha ba ako ng mga K-drama series na I can binge watch them, diba? But anyways, before we introduce our guest for this episode, Jas, I would like to know, do you watch any K-dramas ba? Honestly, Lloyd, no. Yung refer mo sa akin ng Squid Game, hindi ko alam if under siya ng K-drama. But I don't. Yung ano, hindi ako tulad nung, there's a new K-drama. Papanoorin ko yan right away. Although curious talaga ako because, you know, every time na may bagong K-drama na lalabas, people really, ano, parang hina-hype siya ng tao and somewhat parang makonsider mo siyang hot topic. Like, it's not always the actor or maybe yung plot. Lalo na, yun, yung dalawang factor na yun, like, ala, ito si favorite actor ko. Ha, ang ganda nung story. It's something inaabangan if na-gets mo. Parang ganun. Ikaw, Lloyd. Ako naman, Jas, slightly same with you, pero I wouldn't really say I'm a fan. Although I've seen some K-dramas already, pero I guess iba pa rin siguro yung experience of seeing or watching a bunch of K-dramas already, diba? Yeah, I agree. There is something about K-drama enthusiasts that I find very interesting, you know? Yeah. What is it kaya? The excitement? Yes, that's true. But alam mo yung they are waiting for who is the actor. Yung sabi ko kanina, if not waiting for the actor, alam na nila, like, prior to showing the airing of the drama, alam na nila, oh, this certain person has this upcoming drama. Inaabangan talaga siya. And alam na nila yung aura because, halimbawa, this person, pag itong gumanap, maganda yung story. In other words then, yung hype talaga, it's different. If i-compare mo siya to like other than K-drama. I see, Jas. I guess we will find out more about K-dramas through our guest today. Yeah, why not you introduce sino ba tong guest natin for this episode? So, to our dear listeners who are currently tuning in right now, yung mga K-drama fans dyan, I'm pretty sure na makaka-relate kayo sa guest natin for today. So, she is a K-drama enthusiast who lives in the Philippines. She manages a Facebook page that has more than 116,000 followers on Facebook. If there's a person to ask about K-drama, she's the one. Please welcome on our show, Noona Chronicles. Hello po. Hello po. Hello po, Miss Daisy. Miss Noona Chronicles. Hello, hello. Yes. Pleasure po having you as our guest. Yes. Mm-hmm.
Hindi so, tayo magkakasundo, hindi kayo nanonood ng K-drama. Sorry po. Ako naman po, I've watched some, pero you know. But anyways, joke man, joke. Welcome to Annyeong Kwento Mo podcast po. So, kamusta naman po kayo ngayon? I'm okay. Maayos naman. Napupuyat pa rin sa kaka-J-drama. K-drama is life. Of course. Sana all po, madami po na napanood na K-drama, di ba Lloyd? Pero we're sure po, sana po by the end of this interview, sana naman po may something po kami masimulan ni Lloyd na K-drama coming from you po. Yeah. Yes, Jas, we better take some notes and so as our new listeners, nako, get your pens and papers ready kasi baka mamaya rin na K-drama series tayo maisama sa listahan ng mga gusto nating panoodin, diba? So, I guess without further ado, shall we start our podcast, Jas? Sure, Lloyd. Miss Daisy, to begin with, can you tell us more about yourself po? Okay. So, I'm, yun nga, K-drama enthusiast. But I have a full-time job. Meron akong trabaho. I'm a mother. I have 4 kids. So, hindi lang ako full-time na nagtatrabaho. I'm also a full-time mom. Hindi mo full-time because I work. But yun, marami akong, marami akong inaasikaso sa buhay ko. Nadagdag pa tong K-drama na to. We felt, na-feel nga po namin. Si Miss Daisy yung medyo busy ata. So we had to trim down. Baka hindi na natin isama ibang questions. Because we felt po na she's somewhat on the go din. Like every day po. And we're also curious po. Prior po the K-drama, yung pagbe-binge watch niyo po, what are your hobbies before being a K-drama fan po? Before ako talaga naging enthusiast or yung parang addicted sa K-drama, nanonood na naman ako, pero hindi yung grabe, no? Parang kayo lang, ganun lang ako. Pag may maganda, sige nga, try ko nga yan, ganyan. But I used to, I used to run. Yun talaga yung ginagawa ko before. I used to run, oo. Tapos, I'm into photography also. Yan yung mga ginagawa ko noon, oo. And then, 2018, nung nagsimula ako, na talagang wala na. Nagulo na yung buhay ko ng K-drama. Oo. Pero yun yung mga ginagawa ko before, no? Aside from the usual, no, na nananay ka, nag-aasikaso ka ng anak, ng bahay, ng katawa, tapos you have a work. So, yun yung mga usual na ginagawa ko before the K-drama phase ng aking buhay. Interesting po na akala po namin ni Lloyd na since like pang day one, ito talaga si Miss Daisy. No. K-drama, hindi. K-drama. From the before pa po mag-boom ang social media, K-drama na. K-drama. Recently lang po nanonood, pala. Nanonood na naman ako noon. Before sabi ko nga, di ba, early 2000, nanonood na ako. Marami na rin naman ako napanood dati. Pero hindi ako yung tipong, kailangan ko siyang mapanood. Hindi ako yung gano'n noon, no? Oo, hindi ako gano'n. Tulad ngayon, na talaga parang hindi buo ang araw kapag wala akong napanood na na K-drama. Amazing yeah. Po. That's very interesting po. Recently lang po pala. Yes. How about Miss Daisy sa perspective niyo in life? What's your perspective in life right before becoming a K-drama fan? Parang wala namang wala namang nagbago even before and after ako naging K-drama fan. Siguro lang talaga ako even before I'm very positive no? I don't look into the negative side of things kahit medyo negative na siya nag-iisip pa rin ako ng paano ko to gagawing positive kasi ang hirap kapag nagdo-dwell ka dun sa di ba sa negativity so what you do is kahit merong hindi maganda nangyari you look into the positive ako lagi kong tinitingnan is matatapos din to. And pag natapos to, ano yung positive na makukuha ko from that? Kahit naman ngayon, ganun pa din yung outlook ko in life. Hindi naman yung nagbago. Yes, I agree. Mm-hmm. Kasi I mean, even now, di ba, na we have this pandemic, yung the least you can do to stay happy is to be positive, di ba? And just, yes, true. Di ba, you just have to find things that makes you happy. Para lang hindi ka maka-focus dun sa mga negativities that can ruin your life. Oo.
You're right, Lloyd. Tama yun, tama. Ang hirap eh. Lalo na with the pandemic na talagang our mental health talaga, grabe na, na ano talaga tayo, di ba? So, kailangan, you have to do something. Kung hindi man kay drama, you have to do something else na to get your thoughts away from those negative things. Kailangan merong kang gawin to be, para mag-continue yung iyong ano, positivity tsaka yung pagiging productive mo in life. Yes. Oh, ang ganda po nung sinabi niya ni Lloyd. Oh, wow! I'll remember that po. Now, Miss Daisy, I'm sure yung mga listeners po namin are very much interested to know, what was that K-drama series that made you become officially a K-drama fan? Like, you said nga po, last 2018, what's that K-drama po? We're very curious. Ang unang-unang K-drama na talaga nagpabalik sa, naging nagpa-addict sa akin was Wayugi, The Korean Odyssey, si Lee Sung-gi. Yun talaga. So, nung napanood ko yun, wala na. Ano na talaga? Yun na yun. Hindi na ako natutulog. Wayugi, oo, yan. So, it's in Netflix kasi, di ba, andali lang yung maano, andali lang yung ma-access, oo. So, mahilig kasi ako sa mga, ano, US series, no, British series, US, yan. How to Get Away with Murder, Dexter, yan yung mga pinapanood ko noon, no. Tapos, biglang, I came across yung Wayugi nga. English kasi yung title sa Netflix, no. The Korean Odyssey. So parang inisip ko, try ko nga to, tingnan ko lang. Ay, hindi ko na natigilan. Wala na, natapos ko siya ng dalawang araw yata. Tinapos ko siya ng two days. Tapos wala na, yun na, sunod-sunod na yun. Kung ano-ano na, naghanap na ako ng mga drama ni Lee Sung-gi. Lahat, yun, pinanood ko. Oo. Tapos yun, nagsunod-sunod na ko yung iba pang mga K-drama. Yan. Galing po rin. Siya may kasalari ng lahat. Out of curiosity po, panoorin ko lang. So, ayun na po pala. That's really nice. Ayun, oo. Maganda po siguro yung storyline. Maganda. Siyempre. Oo, natapos ko ng dalawang araw. Just noted. Sige po. Oo. Yeah, that's pag may time po kami, we'll try to look into that po. Yeah. From that series and yung onwards po, how did that change your life? That moment po, from 2018, after watching, like, wow, what happened after? Wala na, napupuyat na ako. Kanina pa ulit-ulit eh. Hindi, totoo kasi yan eh. It's a fact na kapag ikaw ay mahilig sa K-drama, talagang mapupuyat ka. Kasi, especially for me, yun lang ang time ko to watch talaga eh. Yung, ano na, yes, no? Po. Yung after work. Tapos tulog na yung mga anak ko, ganyan. Yes, na yung po. Na yung mga time na ano ka na nakaka talaga na isisingit mo siya. Mga pero aside from that, ano pa ba yung mga nabago sa akin? Well, masaya kasi, masaya talagang parang mag-iinvest ba ako ng time sa kapapanood kung hindi ako nasasayahan no, doon sa ginagawa ko. It's something na nagpapasaya sa akin. So, if meron akong nararamdaman na hindi maganda, merong something na I'm down, yun ang ginagawa ko. Manunood ako. Tapos makakalimutan ko na lahat. Makakalimutan ko muna lahat for a while. For a while. Tapos, yun, ma-immerse na ako dun sa pinapanood ko. But at the same time, parang ang dami rin kasing life lessons, hindi lang sa K-drama ha, even in other dramas naman, no? hindi particularly sa K-drama lang, pero yun yung sinasabi ko ngayon, kasi doon ako focus, no? Marami kasi meron Thai drama, Chinese drama, Japanese drama, Pinoy, no? Pinoy drama, maraming lessons, pero because doon ako focus sa K-drama, kaya doon lang talaga, yun lang talaga yung masasabi ko for now. Ang dami ko natututunan din from watching the dramas na pinapanood ko. Yeah. Yes, since we agree to that. Yeah. I mean, since na-mention na rin po yung ibang mga dramas that we have from other countries. So, we're just curious lang din po to ask na what makes K-drama so special to you and how is it different from other dramas that we used to watch? Alam mo, actually wala naman siyang special siya because well, doon na, yun yung gusto ko kasi talaga, no?
But I have also tried watching Thai and Chinese drama. Maganda din. Maganda din naman siya. Kaya lang hindi ko na siya kayang isingit pa, diba? Dami ko nang pinapanood na K-drama. Hindi ko na masingit yung iba. Pero ang gaganda rin, no? You can watch Chinese dramas, Taiwanese dramas, Japanese dramas. Magaganda rin sila. And of course, mga ano, Pinoy drama, magaganda rin naman, no? Hindi ko naman sinasabing pangit ng mga dramas natin. Lahat siya, they have certain appeals. But when you say K-drama kasi, because like I said, doon ako invested sa K-drama. Kaya doon, nandoon yung puso ko talaga, no? Watching Korean dramas. Yes. Since napag-usapan na po natin yung about your background at kung paano po nag-start yung pagiging isang K-drama fan, now let's move forward naman sa the making of Noona Chronicles. So now I just want to ask Miss Daisy, what is the story behind Noona Chronicles po? Okay, yung Noona Chronicles, ganito kasi yan. Ilang beses ko na rin ito nakwento sa mga interview. When I became a fanatic, tatlo kasi kaming magkakaibigan na K-drama fans. We all came from UP, LB. Lahat kami doon nag-aral. Oo, tapos doon kami nag... friend ko yung isa from another, org mate ko siya. And then yung isa naman ay friend ko kasi nakasama ko siya sa work. Tapos nagkasama-sama kaming tatlo. So meron kaming isa pang page, yung Chingu to the World. No? Ah, okay po. Oo, so yan. Kaso, there are things na parang hindi ko naman pwedeng basta na lang i-post sa Chingu because syempre tatlo kami doon. So, I thought of making another page para kung ano man yung gusto kong sabihin, mas may paso ko doon. Doon nagsimula si Noona Chronicles. Actually, hindi naman siya breakaway page, no? Para siyang under, magkakaano ka, kumbaga magkakapatid kami nung mga pages na yun. And shout out kay Chingu to the World at kay Unni Chronicles. Meron pang isa, yung isa kong friend, meron din siya. Unni Chronicles naman ang pangalan. So, ganun. Doon lang siya nagsimula. And doon, kaya ko nabuo si Noona Chronicles. Wow, grabe. I mean, sa background story pala nun, nabuo rin siya sa circle of friends. And I guess it's good na, yes. Alam mo yun, meron kayong common ground. And that is yes. Still drama. Yeah. Oo, totoo. Grabe. Yung parang, kaya na... I mean, yung parang ano po, yung sa support na yon nagkakaintindihan kayo, alam niyo yung kung ano yung mga pinag-uusapan, di ba yung very relatable siya. Pero I mean, with regards naman po Miss Noona sa attention na nakukuha ng page mo po, the Noona Chronicles, what can you say about that? I mean, yung page mo po ngayon is grabe yung engagement from other K-drama fans, di ba? I mean, whenever you post a certain... let's say, a screenshot from another series, di ba? Ang daming nakukuhang attention from that K-drama fan. So, what can you say about that? Siyempre, masaya ako, no? Because I never expected na aabot ng ganun kalaki yung followers ng Noona. Kasi nagsimula ako parang I started 2019, June. So, parang hindi ko siya ini-expect na dadami din siya, no, yung followers. Gusto ko lang talaga mag-post na kung anong gusto kong sabihin. And masaya ako na maraming nag-engage dun sa page. And marami na rin ako nakilala sa kanila. Yung mga lagi ko nababasa yung mga pangalan. Lagi nakikilala ko na rin sila. No? So parang mga friends na rin kami pag nagsasagutan kami dun sa mga comments, dun sa mga posts. Oo. So masaya. I'm very happy. It warms my K-drama heart na marami akong kasama dyan sa journey na to at hindi lang ako mag-isa. How about naman po sa, di ba, you said earlier na 2019 nagawa yung Noona Chronicles Facebook page. So, with regards to the achievements naman po, what is that the biggest achievement na nakuha nyo with Noona Chronicles? Biggest achievement? Siguro nung naka-reach ako ng 100,000 na followers. Hindi ko kasi ina-expect. Diba? Oo, milestone. Tapos yung, meron kasi akong vlog, diba? So it paved the way also for the vlog to be monetized. Kasi dahil marami na yung followers, so marami na rin nag-visit nung vlog ng Noona Chronicles. So nakakatuwa. Yun talaga yung mga biggest achievement ko from the page. And parang inisip ko na yung gustong-gusto kong gawin, which is this, no?
na I write, nag-write ako ng articles, tapos nagpo-post ako ng mga kasiyahan ko sa K-drama. So natutuwa ako na marami rin natutuwa dun sa mga ano ko, dun sa mga pinagagagawa ko. Deserve nyo naman po. I mean, grabe din naman Grabe din kasi talaga yung engagement from the fans. And I guess, out of all the, let's say, K-drama pages, kayo po talaga yung pinagkakatiwalaan nila. I mean, sa page po sila talaga na-entertain, di ba? I mean, so I say deserve. Deserve. Yeah. Thank you. Yung 100K po, Miss Daisy, is something, a milestone po talaga. I would agree. 100,000 people tunes into your page. That's something big po for someone na hindi naman po ine-expect. So, if ako din po, I would thank celebrate you. You deserve diba? It po. Thank you. When we were searching po for your background information, Miss Daisy, we saw an interview on YouTube and you shared that shinare niyo po doon that you overcame mental health problems too through K-drama. We would like to know, how did watching K-dramas help you overcome these problems? Well, actually, hindi naman, naalala ko yung interview na with Luna's Nunchi. Mm-hmm. Yes. Wala naman ako actually mental health problem. I did not experience any mental health problem at all, but malaki yung naitulong ng K-drama for me to be sane, to stay sane. Yun yung sinasabi ko kanina. Kapag, when times na parang down na down ka, because ang dami, hindi naman siya nawawala, diba? Especially during the pandemic. Yes. Na ang dami-daming ganap. Oo, tapos ang dami nangyayari sa paligid mo. Parang gusto mo lang i-tune out. Ayoko munang malaman kung ano yung mga nangyayari, no? Ayoko munang malaman kung gano'ng kataas na yung cases ng COVID. Ayoko munang malaman kung ilan yung namamatay. Ayoko siya. And it takes a toll on you, no? Kapag ang dami-dami mo naririnig na negative things around you. So, yun yung ginagawa sa akin ni K-drama. Tulad yung sinabi ko kanina, I watch. Nanonood ako. Actually, kahit yung pinapanood ko, kahit hindi siya comedy, kahit ano siya, kahit malungkot siya, or kahit ano. Diba, nawawala ka kasi dun sa at the moment. Hindi naman, nawawala ka dun sa kung ano man yung iniisip mo at that moment. Nai-immerse ka kasi dun sa ginagawa mo. And for, parang napapahinga yung utak mo. Diba? Nawawala kasi yung iniisip mo hindi maganda. So, mapapahinga siya. Tapos, after mong manood, parang kahit bumalik siya dun sa kung ano na naman yung nabasa mo, ano na naman yung narinig mo, na-refresh ka eh kahit papaano. Because may iba kang nawala ka doon sa ano na yun, doon sa stage na yun na parang ano ka, basta iba yung pakiramdam mo. And yun yung nagawa ni K-drama sa akin. Yun talaga yun. Now, maganda, na nawawala ka doon sa, ano ko ba i-explain na mas madali? K-drama makes you happy. Yun na lang. Nabibigyan niya ako ng ano, happy hormones kapag napapanood ko siya. So, sumasaya ako. So, kahit na may narinig ako dyan, ah, yung taas na naman ng cases ng COVID-19, okay lang yan. Mawawala din yan. Gaganda rin yan. Oo, aayos din tayo. Which, yun ay nangyayari ngayon, di ba? Yeah. It will pass. Magkakaroon ng magandang outcome lahat ng ginagawa natin. Pero at that time, na medyo down tayo lahat, yun yung nangyari sa akin. It served as my happy pill, UK drama. But I think it also, ano po, it takes you, for a while, K-drama takes you out of yung reality po. Like, bye muna reality. Dito muna tayo sa world of whatever, ano po, plot this drama certain game. Hindi ako, ano, kung yung iba nag-iinom, ganyan, para malaseng. Ako hindi. K-drama. K-drama. Para mapuyat. Malaseng ako sa K-drama. Para mapuyat. Baliktad naman. Correct. Anyway, Thank I guess you. We are enjoying our K-drama chika, pero for now, we will pause it kasi we will have a little game for you, Miss Daisy. Don't worry, this is just a fun game. Very short lang to. So, Jas, why don't you explain the mechanics to Miss Daisy? Miss Daisy, may premyo ba to? May premyo. Lloyd, may premyo ba? Depends po.
Trip to Korea ba to? Yeah. Opa ba to? Tatanong po namin sa CEO namin. Kung may kasama. We'll note that po. Yung K-pop Miss Daisy is related to K-drama. And yeah. Very simple lang po siya. Yung mechanics po is, in short po, fast talk game po siya. And we prepared 10 questions for you po. All you have to do is to answer these questions as fast as you can. Yun lang po. In short po talaga, fast talk po. Very fast. Hindi talaga fast. Anyway, oh my gosh, sige. Sige, let's start. Number one, favorite K-drama actor and actress. Favorite K-drama actor si Yua In. Oh. Oo. Actress, oh my gosh, ang dami nila. Sige, ano muna? Sonia Jin. My familiar. One of. Crash Landing on You. Ayan. Mm. Si, yung artista sa Crash Landing on You. Okay. Ayan. Number two, okay. Favorite K-drama OST? Goblin. Oh, yes. I love that too. Familiar. Oh, though hindi ko siya napanood, pero nag-click talaga sa akin yung OST nga. Very maganda. Uy, grabe. Favorite K-drama ko rin yun, Goblin. I was actually planning din po to watch that, kaso yun nga, naka-OJT. Pero sige, OST. Oo. Anyways, oh, number three, favorite K-drama love team? Jung Hae-in and Son Ye-jin. Oh. How about Something in the Rain? Oh, wow. How about a bit you got from a K-drama? What's that? Ulit. A bit you got from K-drama. What's that thing na parang naano niyo po? Nakuha niyo from watching K-drama. Let's say yung mga ano ba? Yung mga Korean food, yung mga natutuhan niyo. Oh, yeah. Ano yung na-adopt Korean food. Yeah. Korean food, Korean language. Yun. Nag-aaral ako ng Korean. Para dyan. Wow. Pero hindi ko pa rin naiintindihan. Hindi pa rin enough. Para hindi na magbasa ng subtitles. Anyway. Di kaya. Next time. Next is favorite line from a K-drama series. What's that line? Ngayon lang, kakatapos lang. Oh, panakit. Oo. I know it's late. Ah, sige. I know it's late, but congratulations on your wedding. Oh. Galing sa 25-21. Bakit ako tinayaan ng balahibo? Tinayaan ako ng balahibo. Ito. Anyway, next is a K-drama series that will make you laugh. Marami. Pero siguro ngayon, She Was Pretty. How about a K-drama series that will make you cry? Ano? Ang dami. Sige, yung latest na lang. 25-21. Scarlet Heart. Oh, yun pala. Scarlet Heart. Oo. Scarlet Heart 25-21. Yung mga mapanakit. Mapanakit na mga series. How about your favorite antagonist in K-drama? Sino yung kinaiinisan niyo talaga? Oh, ang dami mga kontrabida. Yeah. Pwede bang pwede bang sabihin ko, hindi ko alam yung mga pangalan nila eh. Yeah, it's okay. Kahit yung name na lang po ng Yung kontrabida sa Crash Landing on You. Mm. Yung kontrabida sa I forgot the title. It's okay. Siya na lang. Actually, yung kontrabida sa Crash Landing on You, ang dami niyang roles na kontrabida talaga siya eh. Kaya kinaiinisan ko siya forever. Oo. Oh my God, interesting. ang hirap ng mga fast, ganito, ang hirap mag-isip. It's okay po. Sige. How about a K-drama series you did not finish watching? Ang dami. Spill the tea. Spill the tea. Ang dami, pero hindi ko na maalala yung mga title nila. Reply 1997. Hindi ko siya natapos. Mm-hmm. And for our last question for this fast talk is a K-drama series you would recommend to Annyeong Kwento Mo listeners? Sa atin tuloy. Ayan na. Mag-take notes. Ay, hindi. Yun na talaga. Isa lang ba? Yeah. You would recommend. Yung as in yung for someone na beginner pa lang po. Apo. Like kami po ni Lloyd. Panoorin niyo talaga yung Goblin.
Goblin. Yun talaga. Pinaplan ko talaga siya. I'll take note on that. For beginners, talagang yun ang ano, i-recommend ako. Kasi ano yun eh, roller coaster of emotions yan. Tatawa ka, iiyak ka, maiintaw ka, magagalit ka. Lahat yan, mararamdaman mo pag pinanood mo yung Goblin. Yeah. So, i-recommend ko talaga yan. Yeah, same. Noted po, mistakes. Ako din. Pinaplan ko na talaga siya. Hindi ko lang talaga matchampuhan when it's the right time. Ano rin mo? Promise. Yeah. For sure po. Sige. I'll watch sure. Very sure po with dyan. Miss Stacy, we're down to the last set of questions we want to ask you po. What is your message to your supporters or those who support your page, Noona Chronicles? Message ko na ko, maraming salamat sa lahat ng nagsusuporta sa Noona Chronicles. This may sound cliche, pero wala talaga ang Noona Chronicles sa ganitong estado kung hindi rin dahil sa mga nagsusupport sa kanya. And sobrang salamat talaga sa inyo. And I hope na you continue supporting Noona Chronicles. Patuloy lang ako maglalagay ng kung ano-ano dun sa page. Lalong-lalo na sa mga pinapanood ko everyday. Yan. So, maraming salamat kasi ano yan eh, ang hirap mag-manage ng page na ang dami ko pang na hindi ko naman talaga siya full-time na ginagawa. Napakahirap. Pero salamat sa inyo because nandyan kayo. Tapos, hindi kayo bumibitiw sa pag-support kay Noona Chronicles. So, thank you, everyone. Maraming salamat. That's sweet. I'm sure makakarating ko, diba? Once we air this episode, malalaman nila yan. Salamat. That's for sure. But anyways, Miss Daisy, before we wrap up this show, is there anything you would like to promote po? Or you may include your social media accounts if you want to po? I-follow nyo lang po yung Noona Chronicles sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. Saan pa ba? At saka yung vlog. Yung vlog, yeah. Hindi ako masyadong nakakapag-post dun sa iba because focus talaga ako sa ano yun, sa page, sa Facebook page. But please do follow lahat po ng mga ano, ng mga pages ng Noona Chronicles. So maraming salamat po sa inyong mahal na mahal ko kayong lahat. Relax, kalma mo naman. Ayan guys. Salamat. Ayan guys, make sure you catch Miss Noona Chronicles itong pages na minention lang niya. And if may I add po, it's just a realization from what we've talked about po today. We all have this thing that makes us happy. And for me, requirement na to make yourself happy. It's for Noona Chronicles, it's K-drama. It's sa akin po, I couldn't throughout a day na hindi po nakikinig ng kahit ano music. Right now po, it's K-pop. Yan lang, ngiti si Lloyd. And then, kasi po ano, right now, low-key P-pop na din po, which is kinakabahan po kasi pag may bagong group na po. Ready to stand. Ready to stand and then ano, soon budol. Mga PC. Mga PC. True. And then, may ano, we shouldn't ano din po, judge kung ay ikaw K-drama fan, ay ikaw into K-pop. We shouldn't point na bakit ganyan yung mga gusto mo. We should realize na these things make people happy. Hayaan mo lang. And sure din po ako that there are some other things na what makes you happy. So we shouldn't ano po, judge kung anong nagpapasaya sa isang tao. Yes, that's true. And you know, hindi lang siguro I just want to make it clear no na hindi porket ako nasasaya na ako sa K-drama baka ikaw sasaya ka rin sa K-drama. Baka hindi, 'di ba? So tama 'yung sinabi mo, Jas, na kung ano talaga 'yung nagpapasaya sa iyo, doon ka pumunta. 'Di ba? Nagkataon lang 'yun sa akin ito. Tapos marami din diyan na ito rin 'yung nagpapasaya sa kanila. And it's just one of the things that make me happy. No, syempre marami pang iba. Pero ito yung isang escape ko. No, this is my escape.
kapag yun nga tulad ng sinabi ko kanina. And you should find yours too. Kasi minsan we have to ano talaga eh, we have to tune out of the world, no, of the noise, no. Tune the noise out. Kasi ang dami-dami talaga nangyayari sa paligid natin. And whatever it is that will help you do that to keep your sanity, gawin mo, no? Whether writing, listening to music, if you run, if you want to run, if you want to go outside, take photos, kung ano man yung gusto mong gawin. If you want to play with your dogs, if you want to play with your kids, kung yun talaga yung pwedeng makapagpagawa sa'yo, no, no? To keep you sane, do it. O, walang pipigil sa'yo because ikaw yan eh, diba? Don't make others tell you otherwise na, ah, wag yan ang gawin mo. Diba? So yes, tama yun. Nagkataon lang ito yun sa akin. Wala eh. Kanya-kanya talaga tayo. I like the word po na ano, escape. Yan po yung word of the pero, day. Pero, we don't escape reality. No? Kasi, ito pa rin yung realidad natin. Kailangan natin siyang i-face. You just escape for a while para lang bumalik ka lang dun sa maayos na pagkatao mo. No? Yun lang yung gusto natin mangyari. Yes. So baka isipin ng iba, escape na raw, mag-escape na raw tayo, wag na tayo. Baka naman hindi mo na alam yung realidad mo from the ano, from the hindi totoo, di ba? Yes. Mm-mm. And ako naman po, with my realization for today's episode, I guess I just have to go back kung ano yung sinabi ko earlier with regards to the pandemic na, di ba, parang for how many years na na-experience natin yung pandemic, it's really hard talaga to find ways kung paano ka makaka-cope with the situation. And I guess for someone like you na you're a K-drama fan, na parang you find your own happiness during this, you know, darkest times. For those people talaga na alam mo yon, it's not just about the pandemic. Even with the work, stress sa school, academics and other stuff, 'di ba? Parang it's okay to find that happiness kung saan man yun, kung ano man yung makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan, kasi sometimes we overwork ourselves din sa trabaho, sa academics, and it's okay to take a break. It's okay to to chill for a while. It's okay to just be happy then. And ayun, I guess for our dear listeners who are tuning in right now, na alam mo yon na parang feeling mo you don't have the right to be happy or you don't have the right to take a break, ako na yung nagsasabi sa inyo na it's okay, you should do it, di ba? Ayun. Yes, mas magiging productive ka kapag ano yung utak mo, clear yung mind mo, di ba? Clear of any negativities. So find that one thing that will make you really happy. And you should take a break. Take a break. Totoo yung sinasabi ni Lloyd tsaka ni Jas, na we should take a break. We deserve that. Kailangan natin yun sa buhay natin. We deserve that. Okay. I agree po. Hindi seryoso daw. I agree po dun sa sinabi niyo po both. Once again po, Miss Daisy, in behalf of Pinoy Soul Radio, we would like to thank you po. Miss Daisy of Noona Chronicles for accepting our invitation to Annyeong Kwento Mo. Yes. Thank you din sa inyo. Thank you. Yes. Annyeong. Yes, maraming salamat po, Miss Daisy, for spending your time with our podcast. Mabuhay ang mga K-drama fans. Let's go. And also to Miss Lorraine, if you're listening right now, thank you very much din po for helping us reach out to Miss Daisy. Yes, and to our dear listeners who are tuned in with us today for this episode, thank you very much, guys. We hope that you enjoyed this episode about K-dramas and with Miss Noona Chronicles. Yes. So I guess now we have reached the closing part for today's podcast episode with Miss Daisy of Noona Chronicles. As much as we want to extend this podcast, our time is up. And that's it for this week's episode of Annyeong Kwento Mo Noona Chronicles. Make sure to stay tuned with our next guest for our next episode. And maybe when we release the teaser, sana may mag-comment, may maghula, maybe tama sila. So, exciting na naman kung sino ang i-feature for the next episode of Annyeong Kwento Mo. That's true, Jas. Ako din very, alam mo yun, excited din ako na i-release pa yung mga iba nating na-contact for the, di ba, for the upcoming episodes. Kasi I'm sure na aabangan talaga siya ng ating mga listeners. But anyways, also make sure to catch the other shows of Pinoy Soul Radio, like PS Pa-Request with DJ Samji every Monday and Pinoy Soul Top 20 that is live every Friday. So make sure to vote for your
favorite K-pop songs by following the format posted on our Twitter. It's at Pinoy Soul. And also, magpo-promote din po ako, shameless plug. But also, follow me on Instagram at Lloyd Bagos X. Jas, Gopa, do you have anything to promote? Yes, we have the mobile app, yung Pinoy Soul Radio mobile app for Android users. Hopefully soon for iOS to catch the replays of this episode. Like our Facebook page and visit our website, both is pinoysoul.com, to get updates with our latest contents and shameless plug na din. Like, yung kay Lloyd, my Instagram, please follow me at jaske_d08. Yeah. Just do it. So I guess that's it for today, enough for today's episode. This has been Lloyd. And I'm Jas, and you're listening to Annyeong Kwento Mo, where we will talk about lifestyle, music, and culture in both Philippines and Korea. Tune in next week for another fun and exciting episode only here at Pinoy Soul Radio. Bye, Annyeong! Bye-bye! You just listened to Annyeong Kwento Mo podcast with Lloyd and Jas, where we talk about lifestyle, music, and culture in both the Philippines and Korea. Catch us again next time, only here on Pinoy Soul Radio.